Ito yung bukang bibig ng mga netizen kapag merong nahuhuli, caught in the act. Ika nga, yung bang, huli ka, Balbol! Reklamo ni Mrs. laban sa babaerong Mister. Ipinasok ni Mrs. Si Mister sa restaurant ng kanyang tita sa Australia. Oh. Pero si Mister, aba. Naghanap lang doon ng iba. Eto, panoorin ulit natin ang video. Hey, would you mind it if we stayed and talk about the things we hate alike and the weather outside and maybe someday. Makausap na po natin si Ma'am Christine Jambaro. Magandang umaga po, Ma'am. Mrs. Jambaro, pakipaliwanag yung nasa video. Ano po yung nasa video? Naghahalikan po sila ng babae niya, sir. Si Mister ay pinasok mo sa restaurant tita mo. Restaurant tita mo yon. Bale, kwan po siya dun, sir. Student visa po yung labas niya dun, sir. Okay. Tapos natapos na po yung pag-aaral na nung June. Okay. Bale, linalakad niya po ngayon yung working visa niya, sir. So, doon siya nag-work muna sa restaurant ng tita mo? Hindi na po, sir. Tinanggal na po ng tita ko kasi yung ginawa niya po sa akin eh. Masakit po para sa kanila yun. Okay, sino yung babae? Sino taga dito din po sa Pilipinas, sir? Girlfriend niya ngayon doon? Opo, sir. Magkasama na po sila. Oh, okay. So, ang appropriate word siguro is kabit. Oo, sir. Nag-usap na ho ba kayo ni Mister tungkol dito, ma'am? Nag-chat lang po siya sa Gmail ko, sir. Matagal na pong hindi ko siya natatawagan. Hindi niya po sinasagot yung mga tawag namin ng anak ko. Kahit nagsasend po ng picture, ganun. Okay. Wala po siyang awa. Mas pinili pa niya yung kabit niya, sir, eh. Nag-text po siya sa akin. Sabi niya, pabayaan mo na ako. Sabi niyang ganun, sir. Bakit daw pabayaan mo na siya? Gusto ko po siyang ipa-deport, sir, sa ganyang ginawa niya sa akin. Dahil po may babae na po siya, sir. Ma'am, pwedeng gawa ng paraan yon kung student visa siya. Siguro makipag-coordinate lang tayo sa Australian Embassy at sabihin natin yung pangyayaring ito. We have to have a good reason kung bakit gusto mo ipa-deport. Depende po yan sa patakaran ng Australian authorities. Now, magkalibin na po sila ngayon nitong kanyang kabit. Sir. Since when pa po? Nung pinalayas po nung tita ko nung Monday po, yun po, nagkasama na sila sa isang bahay ata po ata. Yun po naman ang sabi ng tita nung babae. Okay. Now, since graduate na siya, expired na yung student visa niya. Dapat kukuha na siya ng working visa. Ano ba yung present status niya ngayon doon sa Australia? Bali, student visa pa po ngayon. Opo, pinaprocess pa po yung working visa niya. Okay. Then, madidisapprove po yan, ma'am. Student visa niya. Correct. So, madidisapprove yan kasi ikaw na bilang spouse, magpapakita ng ebidensya na spouse ka at kumplain ka sa... Ang sakit-sakit, sir, eh. Apo. Wala po siyang utang na loob. Okay. Ba't mo kasi, ma'am, nirekomenda na mag-aral sa Australia? Marami ng eskulahan dito. Para po matulungan ng tita ko, sir. Kasi mahirap po yung buhay dito sa Pilipinas. Ma'am Christine? Hello, sir. Ma'am, okay. All right, si Carl Jambaro ay kapatid niyo, ano po? Apo, sir. Okay, kasi hindi na po nakakausap ni Christine, ni Mrs. itong kanyang Mister. Kayo ho ba may communication dito sa kapatid niyo? Wala din po, sir. Kung hindi po siya po tumatawag niya, gano'n dito sa amin, sir. Pero kaya niyo siya ng tawagan? Hindi po, sir. Hindi nagpapatawag? Opo, hindi namin siya tinatawagan. Hindi, ganito na lang po. Magpadala po kayo ng message sa kanya na tutulungan po namin itong si Mrs. Jambaro upang siya po ay mapadeport pabalik ng Pilipinas kasi kasasabi lang ni Mrs. na pinaprocess pa lang yung kanyang working visa, convert from student visa at apo. Si Mrs. ang maging malaking hadlang apo. Para siya madeport dahil wala rin po siyang utang na loob. Apo. Pakiparating lang po. Apo po. Salamat po, ma'am. Gusto ko po sana, sir, dalawa po sila ng babae na mapadeport, sir. Hindi natin alam yung status ng babae, ma'am. Student visa pa lang po siya ngayon, sir. Bale, nag-aaral pa lang po. Ah, student visa pa lang siya ngayon? Opo, opo, sir. Okay. Nag-aaral pa po. Ito nga, ma'am, sinasabi ko, student visa po siya. Ngayon, sabi mo, graduate na siya, hindi pa? Opo. Nag-graduate na siya. So, ma'am, kung graduate na siya... Yung asawa ko po, graduate na po. Pero kaya yung babae po, student pa lang po yung babae. Okay. Ito nga po, student visa siya, kinukonvert niya sa working visa, yung kanyang status. Papasok tayo sa eksena, magreklamo ka sa Australian Embassy, sabihin mo yung ginagawa niyang kawalhangian. Chances are, madidisapprove siya at madideport pa. Ganon din, isasabi natin yung girlfriend niya or kabit niya na student visa rin. Okay? Opo, sir. Ngayon, opo. Nanonood po siya, most likely, kasi nga po, nag-text na kami sa kanya at malamang nanonood siya. Magmensahe po kayo. Hello, JC.
bakit mo to ginawa sa akin? Kanang pamilya din alang-ala sa mga bata, pero amo eh, pinili mo naman yung babae mo. Kipag-usap ka naman sa amin ng mga anak mo. Konsultan tayo sa abogado kung meron bang pwedeng maikaso itong si Miss nandito sa Pilipinas sa kanya mister na nandun sa Australia pero student visa at hindi pa naman resident alien doon or citizen doon. Attorney Garrett? Yes, sir. Nakamonitor ka ba? Yes, sir. Nakamonitor okay. Po ako. Mukhang may issue na naman tayo about deportation, Sir Rafi. Okay. Pwede ba madimanda ni Mrs. si Mr. na nasa Australia na pero hindi pa siya citizen? Student visa lang? Again, sir, no, ang nakikita ko dito, ang most practical po na gagawin natin dito is kailangan ma-establish muna natin yung case yan ng violence against women and children dito sa Pilipinas dahil nga po dun sa kanyang ginawa. Again, sapat na po yung ginawa ng mister para sa psychological or mental abuse. Dahil mukhang tirinaydor nga po siya agad or ginamit lang siya para makaginhawa sa buhay ng onte. Ngayon kapag nagawa na po natin yun, since visa applicant pa lang po si mister, dun pwede po natin makancel yung kanyang application na yun at mapabalik po natin dito sa Pilipinas, Sir Rafi. Perfect. Salamat, Attorney Garrett. No problem, Sir Rafi. Okay, ayan na, Miss Christine. Huwag niyo po ibabaw ang telepono. Kakusapin kayo ng mga staff para dun sa proseso, okay? Hi, Miss Lynn. Kasi yes, hanggang ngayon, patuloy pa rin po naming tinatawagan tong mister mo. Hindi po yan sasagot, ma'am eh. Eh, ano bang plano mo, madam? Ipapadeport ko na lang po silang dalawa, ma'am eh. Kasi yung sabi niya sa akin na pabayaan mo na ako, sabi niya ganun, ma'am. Siya pa yung matapang. Pero inaaway kayo nung kabit, ma'am? Hindi naman po, ma'am. Nitong Raislyn Celada? Hindi naman, ma'am. Pero ma'am, ilang taon na po kayong kasal nito ni John Carl? 11 years na po kami, ma'am eh. Ngayon lang po ba siya ng babae o matagal nang may babae po? Ngayon lang po, ma'am. Nung nandito po siya eh, wala naman pong babae, ma'am. Paano niyo, ma'am, nakita yung dun sa video? Paano po napunta sa inyo yung CCTV footage po na yon na nagahalikan at nagaakapan? Sinan po ng tita ko, ma'am eh. Mismong tita ko po may ari nun, ma'am, yung pinagtatrabuhuan nilang dalawa. Kaya po nung nalaman nilang may relasyon silang dalawa, ma'am, tinanggal ni tita ko sa trabaho nila, ma'am. Dalawa sila, pinalayas niya agad, ma'am. Ngayon, nandun, nagre-rent sila ng bahay. Kasama ng kabit niya, yun ang sabi ng tita ng babae. Hello, JC. Kung nakikinig ka man ngayon, bakit mo kang pinabayaan ng mga anak mo? Bigla na lang naawa sa mga anak mo. Yung anak mo, umiiyak na tatawag ka, pero wala kang ginawa. Kinuha ka ni tita dyan, auntie ko, para magtrabaho. Pinaaral ka niya dyan. Tapos ito ang gagati mo sa amin. Hindi ka man lang nag-iisip. Hindi mo ba alam na sobrang sakit ng ginawa mo para sa akin? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Para naman sa'yo, Roselyn, alam mong may asawa yung lalaki, pinatulan mo pa. Hindi ka na lang naawa sa mga anak ko. Ang babata pa ng mga anak ko. Sana humanap ka na lang ng ibang lahi dyan or ano man, yung walang asawa. Hindi na lang kayo nahiyan, auntie. Itita ko na nagtatrabaho doon. Ganun pa ang ginawa ninyo. Mismong restaurant niya. Naglalandian kayo. Di mo ba alam na lantaran yung ginawa mo na pagkahalikan tsaka pagyayakapan doon sa restaurant? Ang kapal-kapal ng mukha niyong dalawa. Sige ma'am, ganito ma'am Christeline, tutulungan po namin kayo ma'am na maipa-deport po itong dalawang to, lalo na po si Roselyn at saka yung mister po ninyo dahil matibay na ebidensya po ito. And syempre kung willing naman pong tumestigo din po, ito pong kapatid po ninyo to ma'am, no? Oo, ma'am. Opo. Yung doon sa Australia, ma'am. Opo. Kung willing po silang tumestigo, ma'am, mas maganda po, mas matibay po, mas okay po. Okay, ma'am? Oo, ma'am. Mr. Hambaro at doon po sa kabit, kung napapanood man po ninyo to, bukas po ang aming timpilan yung programa po ni Idol Rafi para mapakinggan po ang side ninyo kaysa naman pong ituloy-tuloy ang pagpapadeport po sa inyo nito ni Ma'am Christeline. Okay po. Ma'am, maraming salamat po. Babalitaan po namin kayo and i-work out na po namin itong problema nyo, ma'am. Okay po? Maraming salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo. Would you mind it if we stayed and talked about the things we hate alike and the weather outside and maybe someday if you're sipping on something sweet in a little cafe in the heart of Perry. Talking about the good old times and how we